nanay ni Joy na anak ko. Kaya parang kapatid, parang anak ko. Kaya na, nakuha nga ako nung nakita ko siya nung nakaraan. Ang ganda na ng katawan niya. Kasi nung nakita ko siya, hindi ko gusto dahil paano na itong batang ito, bakit ganito nawala na ang mama at papa niya, bakit ganito. So yung mga kabisnes, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabisnes Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po. Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Kumusta? Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At syempre, atin din pong binabati ang ating mga ka-business and mga kapapi dyan. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At ito na naman po si Taong Gala para sa isang panibagong reaction video. Alam niyo po mga kaibigan, sobrang nakakataba ng puso. Ano po? Itong nangyari kay Bo. Alam niyo, habang pinanonood ko itong bidyong na ito, kinikilabutan ako. During the time na nire-review ko, halos maiyak ako. Hindi mo maiwari. Hindi mo maiwari ang isang napakalaking significance ng bidyong ito sa buhay ni po. Bakit kong nasabing significance ang bidyong ito? Hayaan niyo po mga kaibigan na panoorin natin ang ilan sa mga importanteng clippings na kinuha ko. Pagkatapos po doon ay ipapaliwanag ko kung bakit napakalaking significance ng bidyong ito sa buhay ni po. Panoorin pa natin yung kaso. Dito mga kaibigan. Bob, thank you. At hindi mo ako nakalimutan. Ano man? Buti hindi mo ako nakalimutan. Sabi niya. Thank you na marami sa inyo. Ayan, dito. Ito mga kaibigan ha, ito nakakatuwa. Biglang pumasok yung anak ng nanay, itong nanay na ito. And then, ipinakilala siya sa kinakapatid ni Bong. Sabi, ang kapatid ko. Grabe, sobrang nakakatuwa ito. Magkapatid, parang magkapatid. Narinig niyo yan, magkapatid, parang magkapatid. O, di ba? Sobrang nakakatuwa yan. The acceptance na, kumbaga, si Bong ay nirecognize nila as family, as kapatid. Ngayon lang ano nakita. Ako nagulat ako dito, sobrang na-amiss ako. Sobrang na, uy, ang ganda ng kapatid ni Bong. Grabe, ano, sobrang ganda ng kapatid ni Bong. Sobrang grabe po yun. Kasi yung kapatid ko pala, anak, yung pangalawa kong anak, ninang ng nagpaman niya. Siya talagang kinuha ko. Yes. Galing ni Kuya Bong. Kaibigan na kami. Oh, parang kailan lang kasi nakikita namin siya talaga palabi-labi, nadaan dyan, tatawag. Kuya Bong, hindi ka na nagpapagupit ngayon. Oh. I'm so happy for you, Kuya Bong. And I'm so proud. At hindi ka naliligo. Tuloy tuloy yan. Salamat sa niya. Sobrang grabe, no? Sobrang nakakatuwa at nakakakilig. So yan, nagulit ako ngayon. Salamat. Lalo po mawagin na si Kuya Bong ngayon, no? Di ba? Oo. Oh. Ganyan ang katawan niya. Oo, oh, thank you dito, Kuya Bong, sa pasalubong mo sa amin, ha? Thank you, Bob. Wow, madadagdagan pa yan. Ngayon, pagkatapos ng sunod na clippings, ito na ang nagkwento. Ang guto. Anong gagawin natin dito? Kala ko mag-claim kami ng pera, tulungan ko sa... Hindi pala. Resibo ang pinag... So, ang kwento nila yung buhay. Kumbaga, dito sa puntong ito, binalikan nila yung senaryo ng mga pangyayari sa buhay ni Bong nung panahon na nasa pangangalaga siya ng kanyang nanay. Kalain mo, mayaman pala sila, no? Grabe, sobrang dami ng kanilang property, sabi pa nga. Tapos, all of a sudden, nawala yan. Ang kanyang nanay na depressed, nagkaroon ng problema until si Bong napariwara, nasa kalsada na lamang. At lahat ng kanilang mga ari-arian ay nawala. Sobrang nakakasakit yan na punto. Pero sa kabila ng lahat, ito na yung pinaka-highlight. Isa! Wow! One! Two! Two! Thank you.
ipatuloy mo yan. Sobrang nakakatuwa, sobrang nakakamiss po yan mga kaibigan. Ano? Ito na po mga kaibigan, ibibigay ko ang aking reaksyon sa video nito. Una, kaya ko sinasabi na napakalaki ng significance sa buhay ni Pong. Hindi ito sinasadya. Sa pakiwari ko, parang ito ay disenyo. Disenyo ng pagdudugtong-dugtong ng pera-perasong kwento ni Pong para masigit pa natin siyang makilala. Ang nagkwento ngayon sa buhay ni Bong ay itong mga importanteng tao sa buhay niya na kanyang tinulungan. Magandang indikasyon yan. Ibig sabihin, hindi nakakalimutan ni Bong ang mga taong nakita niya nagmahal ng kanyang pamilya nung una pa man. Iyan po ang pinakamalagang significance. Pangalawa po, mga kapatid. Kung atin pong mapapansin, si Bong uhaw sa paghahanap o pagmamahal ng pamilya. Kaya nga po, dahil for 30 years na nasa lansangan siya, 30 years na nasa lansangan siya, uhaw siya ng salitang pamilya. Kaya nga po, kung atin pong titingnan, gustong-gusto niyang magkapamilya, di ho ba? Nung tinanong siya ni Kabisnes kung sino ang gusto niya, di ba? Sinabi niya noon, si Maylene, bakit? Kasi mahal na mahal ni Maylene, mahal na mahal ni Bong yung mga anak ni Maylene. Yun yung sinabi niya, no? Kung atin pong mababalikan lang yung kwento. Kaya ako pinupunto yan. Kasi ito ang interpretasyon ni Bong ng salitang pamilya, mag-asawa at may mga anak, base sa nakikita niya. Pero sa pagkakataon nito, kaya ako sinasabi na napakahalaga o malaking significance sa buhay niya. It is because sa bidyong ito this time, nung niyakap siya, nung pinasalamatan siya, nung kinilala siyang kapatid, nung kanyang kinakapatid na babae, napapansin niyo, nakangiti siya pero pigil yung pagluha. At ipinapamulat sa kanya, ipinapakilala sa kanya ng Diyos, the real meaning of family. Iminumulat sa kanya ang original na kahulugan ng pamilya. Malawak ang pamilya ni Bong. Nag-umpisa sa pagmamahal ni Mr. Kabisnes, ni Mrs. Kabisnes, ng mga kagwang, ng mga taong nagmahal at sumuporta sa kanya. And this time, para masigit niyang maramdaman, ay itong pagpunta niya para bigyan ng tulong itong mahalagang pamilya na nagbigay ng tulong sa kanyang nanay nung panahon na naghihirap sila, ay isang malaking significance sa buhay niya para maiparamdam sa niya. Parang sinasabi ng Diyos, Bong, this is the real meaning of family. Pangalawang punto, isa rin sa sinasabi ko na ang nangyari kay Bong, kung balikan natin doon sa kanyang mapait na karanasan sa pagmamahal, nangyari sa kanyang pag-ibig, ay isa rin mahalaging punto, parang tumibay siya. Parang ano siya eh, di ba? Alam niyo mga kaibigan yung paggawa ng sword na hinuhulma sa mainit na apoy para maging matibay. And this is Bong. Ang kanyang mapait na karanasan sa pag-ibig ay naging positibong reaksyon, kumbaga, naging positibo sa kanya. Why? Kasi siya mismo naramdaman niya na nasaktan siya. Nakaramdam siya ng sakit. At dahil mataas na ang kamalayan ni Bong, ipinakita niya na, ito ako. Parang sinabi niyang, ito ako, ang taong sinayang mo, ang taong binaliwala mo. Ano? Ayaw mo na? Nagkaroon lang ng konting problema, susuko ka na? Nasaktan ka lang, bibitaw ka na? Naramdaman mo lang na hindi na masaya, makikipaghiwalay ka na? Nagkaroon lang ng pagkukulang tapos hahanapin mo sa iba? Sinayang mo yung taong sobrang minamahal ka. So ang ginawa doon is pinakita niya yung masaya niyang mundo,
pagpapatunay, mga kapatid, na naitawid ni Bong. Naitawid ni Bong yung kanyang buhay, yung level, yung stage ng kanyang buhay doon sa masalimuot patungo sa isang matatag at kakaibang uri ng Bong. O ito pala yung sinayang mo. Diba? And it is because of love. Pagmamahal ang sekreto doon. Pagmamahal na ipinakita nila Mr. Kabusiness. Pagmamahal na ipinakita ni Mrs. Kabusiness na hindi man niya kadugo si Bong, tumayo siya bilang kapatid, bilang nanay. At hanggang sa dulo, hindi nila binitawan si Bong. At lagi kong sinasabi, it is because of divine intervention, ipinamulat ng Bong the real meaning of family. Ano ang magiging epekto nito? Nitong bidyong ito? Paulit-ulit na titingnan ito ni Bong, maniwala kayo, in the next future, magiging kakaiba ang buhay ni Bong. Magiging kakaiba ang kanyang pagkatao. Unti-unti na siyang nagbubukas. Unti-unti na siyang nakapagsasabi ng kanyang damdamin. Yung pong mga kapatid na, alam mo yung ano, yung buhay ng tao patungkol doon sa Johari window, yung apat na bintana ng buhay. Yung open window ni Bong, lumalawak na. Nabubuksan na ang kanyang kamalayan. At pagdating ng mga susunod na mga araw, dahil dito, sa karanasan ito, tataas pa lalo ang antas ng kamalayan ni Bong. At siyempre, masasabi ko, magiging kakaiba siya. Ang kasaysayan ni Bong, para sa akin ay hindi basta-basta na ipinakita sa atin sa social media. Hindi siya basta-basta. Malaki ang aral nito sa atin. The real meaning of love, ang pagtitiyas, ang mga sakripisyo, higit sa lahat. Kung paano pinaglabanan ang pait at sakit sa lahat ng mga struggle na dumating sa buhay niya. Kung mapapansin ninyo, natin, kung gaano siya katapang, yung significance ng pagtapon niya ng larawan at singsing doon sa time na iklinus niya, siya mismo ang gumawa ng hakbang na ikinagulat, di po ba? Na hindi inaasahan ng kabila. It is because naging matapang siya. Tinuruan siya ng panahon kung paano mamulat ang kanyang kamalayan sa mga ganitong pagkakataon. At alam ko na hindi ito ordinaryo na pagdating ng panahon, baka parang sinabi ni Lord na, Bong, ito ang moment na kailangan gawin mo. Kaya eager siya tumulong. Gusto niyang tumulong. Sa takbo at daloy ng kwento dito, mga kapatid, pigil ang kanyang luha. Alam ko, may aral na nakuha si Bong na lalong magpapataas ng kanyang kamalayan. Love. The real meaning of love. Sobrang nakakaiyak, nakaka-inspired ang buhay ni Bong. At may rason yan kung bakit ipinagkatiwala sa kamay ni Kabusiness at ni Mrs. Kabusiness. Sa kabila ng masalimuot at mga negatibong ipinupukol sa kanya, ito siya ngayon. Ang tinatawag na duplication, walang nagturo, pero dahil nakikita niya, kumbaga yung simpleng pagtuturo na ipinapakita, dahil nakikita niya na ito sila. Dahil nakikita niya na ito yung mundo na kinagagalawan niya sa Kabusiness family, naduplicate niya. At ang unang taong sumahat sa isip niya is ang taong tumulong sa kanila. Di ba?
anong punto rito? Ipinapaliwanag sa atin, itinuturo sa atin na huwag tayong makalimot lumingon sa ating pinagdaanan. Na huwag tayong makalimot lumingon sa ating pinagmulan. Higit lalo sa mga taong pinagkakautangan natin sa panahon na tayo ay nalulugmok. Sobrang nakakatouch. Sobrang nakakatouch ito. At naniniwala ko na hindi ito ordinaryong vlog. Hindi ito ordinaryo. Kaparte ito ng disenyo ng pagbabago sa buhay ni Bong. At kaparte din ito sa pagtuturo sa atin para masigit na yakapin natin siya. Kaparte ito sa mga taong nagbibigay sa kanya ng negatibong pananaw at impresyon. Sa mga taong ibinababa ang kanyang moral. At sa mga taong masyado siyang idinadown. Ito siya ngayon. Ano ang magiging sa hinaharap? Kung kayo ang tatanungin, ano ang nakikita ninyo sa hinaharap ni Bong? Alam niyo mga kaibigan, darating ang araw, lilinya din si Bong sa pagtulong. Bakit? Yan yung puso niya. At alam ko na sa darating na mga panahon, ipagkakaloob sa kanya ang taong magmamahal sa kanya upang mas mabuo, umabuo na ang kanyang pangarap na sa mula mismo sa kanyang puso at pagmamahal, bubuuhin niya ang pamilya. Pero ang mga pangyayaring ito ay isang pangyayari na kailangan niyang pagdaanan para maintindihan niya ang kahulugan ng pamilya. Salamat, Mr. Kabisnes. Salamat, Mrs. Kabisnes. Papa Dens, sa mga kagwang na nandyan at umalalay kay Bong. At sa mga taong sumusuporta kay Bong. Sa mga million viewers na laging nanonood kay Bong. Tayo ang sandalan. Mayroon man mga negatibong pinupukol sa kanya, but I do believe mas marami pa tayong naniniwala sa kakayahan ko. At naniniwala ako na maraming mababagong buhay kapag si Bong ay naging ganap na. Ibig sabihin, kapag tuluyan na siyang namuhay at tuluyan na siyang gumalaw dahil itong mga pinagdadaanan niya ay proseso ito para maging ganap siya sa kanyang pagkatao. At kapag nangyari yan, madaming mga tao may inspire sa kanya. At totoo ang kasabihan, magiging ganap ang iyong pagkatao kapag nakaka-inspire ka na ng ibang tao. Salamat mong salamat. At naging positibo ang iyong pagtanggap sa mapasalimuot na pinagdaanan. Kaya ho, nasasabi ko, hindi na sayang si Bong. Hindi na sayang si Bong. Mga kapatid, kung kayo po ang tanong-tanongin, ano po naman ang inyong obserbasyon sa bagay nito? Ako po si Taong Gala. Please do connect mga kapatid, Kabisnes Official. Nararapat lamang na suportahan natin ang Kabisnes. Sa kabila ng mga unos na itinatapon sa kanila, tumayo tayo mga kapatid para sa isang solidong Kabisnes. Marami pang nag-ihanday sa lansangan. Marami pang katulad ni Bong ang pwedeng masagip. Dahil sa Kabisnes. Kabisnes family, please do follow and connect mga kapatid. Kaparte yan ng mga progreso na kailangan din natin. Dahil nagbibigay sila inspirasyon at saya. Papa Dens, sa patuloy na pagtulong,
thinking body. At syempre mga kaibigan, ang mga magigiting ng mga tagapagtanggol na hanggat may mga taong bumabato at negatibo, nang negatibo sa ka-business ay nariyan sila. Torak Channel, Mumblers Channel, Anime Reactor, at ang inyong apanglingkod. Mga kapatid, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang dito lang po muna, talagang nag-o-overwhelm po ang aking nararamdaman. Hanggang sa kasalukuyan, dahil sa video nito. Tunay nga, isa ng kakaibang bong ang ating nakita. Tunay nga, malayo ang mararating ni Bong. At maniwala kayo, sa mga susunod na maaaraw, sa mga susunod na mga paglalakbay, si Bong ay isa sa magiging inspirasyon ng mga taong nasa laylayan ng lipunan na nangangarap din mabago. Hanggang sa muli po mga kaibigan, paalam, pansamantala.